chocolate na kakailanganin natin. Sugar po. Dito po natin ipaligid yung pastillas natin na gagawin. Tsaka gatas. 700 grams po yung ginamit ko. Tsaka isang condense. Kung kulang po yung condense, pwede nyo siyang dagdagan. Unti-unti lang po ang paglagay para hindi po masyadong basa ang inyong pastillas. Ito po, mixing na gagamitin ko. Gamitin po kayo ng spatula para masaig po itong gagawin. Lilinisin po muna natin yung area para po dito po gagawin yung pagmamasa po. Meron po akong tawag dito. Hindi ko lang tawag dito. Ano tawag dito, Day? Rolling, ano ba to? Ha, rolling pin pala to. Ito yung gagamitin ko mamaya sa pagmamasa ng ating minix na powdered milk at saka kondensada. Kung mapapansin niyo po, naglagay po ako ng plastic. Yan. Nilinis ko na po ito muna. Area na to. Tapos nilagay ko siya ng plastic para hindi didikit yung gatas at kondensada mamaya dito mismo sa table. Para malinis na plastic po sila po yung hindi ganito para ganun-ganun. Kaya ko siya mamasahin dahil hindi na kasi kaya doon pag nilagay ko siya sa dito. Hindi niya nakakayanan, hindi ko siya masyado siya mamix. So, kailangan nyo rin kamayin. At saka, eto, mas gusto ko itong ginagamit ito. Wala na po natin. Umayin po muna natin ibuhos itong powder niya. Huwag niyo muna po ibuhos lahat. Konti-unti lang po. Kasi maglalagay din tayo sa namamay. Konti-unti rin ang, konti lang muna gatas lagay natin. Gamit itong spatula. Mix niyo lang po siya. Sinasabi ko pag medyo malagkit na siya, hindi na makaya ng spatula, kaya kinakamay ko na lang. Kakamayin ko na lang. Ang tips ko dito, pag basa po, dadagdagan nyo siya ng powder, unti-unti lang po. Pag masyado namang malagkit, dadagdagan nyo siya ng condensed milk. Kakanspray ko na siya, guys. Gamit ang ating rolling pin. Dito ko siya yan. So, medyo ano na siya, kailangan ko na ng totoong kutsara talaga. Gamitan ko siya ng spoon kasi masyado na siyang mabigat, malagkit, hindi kaya ng spatula. Yung spatula, sa umpisa lang magagamit, pero pag naglagkit na itong ano, hindi mo na siya makakita yung spatula. Transfer ko na siya dyan. Matang natirang powdered milk, transfer ko siya sa lagayan. Tapos, sisimulan ko na mag-roll nito, gamit ng rolling spin. Lalagay muna ako dito para hindi siya didikit. Para kang mag-ano, gumagawa ng pinapay din. Hinahinayin lang guys, kasi masyado talaga siya madikit. Ayan ah, dito talaga siya. Ayan, masyado naman. Ang ganda na po kayo. Ayan guys, ginamita ko na ng dalawang kamay kasi masyado talaga siya malagkit. Hindi kinaya ng aking rolling spin. So advice ko guys, kamayin nyo na lang. Kasi pag ginamita nyo ito, parang hindi niya kayanin eh. Masyado kasi malagkit. Nadadagdagan ko siya ng gatas guys, kasi medyo basa pa siya. Guys, mga ka-whitey, okay na siguro to. Tignan mo yung texture niya. Okay na to. Pwede na tong bilog-bilogin. Para talaga siyang tinapay. Oh, ang ganda yung pagkakadaw niya. Ayan, okay na siya. Pwede na yan. So, magbibilog-bilog na tayo. 700 grams na powdered milk. Meron na natitirang konti. Hindi ko na inubos kasi wala na akong gatas. Pinagkasya ko lang yung isang can ng condensed milk. So, meron siya natira konti lang. Ayan. So, yan guys. Ito yung gamit kong ano, pang-takos sa ating yema para pantay-pantay ang kanyang size. Magbibilog-bilog na tayo guys. Masyado malaki. Nabibenta ko dito. Tapos, kung nakabilog ka na, itagal na mo sa sugar. Iko-coat na natin siya sa sugar. And, meron na ang bilog. Repeat the process lang po. Ganun lang din. Ayan po, perfect yung pagkabilog niya. Tsaka, yung texture niya talaga. Ayan, hindi siya tapos, i-roll natin sa sugar. Tignan nyo naman guys.
tikman na po natin. Inaway ko na po kasi nagugas na ako ng kamay bago ko tinanggal ko yung gloves at nagugas na ako ng kamay.